The Ghoul. Survive na lang talaga. Hirap sa buhay si The Ghoul ngayon lalo na't hindi siya makalakad. Ngunit patuloy ang pagsusumikap niya para maitaguyod ang pamilya. The Hottest News. The latest updates. This is Push Daily. Malaki ang naging pagbabago sa buhay ng komedyanteng si The Ghoul. Dati siyang mainstay ng comedy show na Going Bolilit, ngunit na magsara ng industriya, ay naging malaking dagok rin ito sa kabuhayan ni The Ghoul. Sa kaniyang interview sa latest YouTube vlog ni Oji Diaz, ibinahagi ni The Ghoul na nang natigil ang career sa showbiz, ay naghanap siya ng trabaho at ngayon nga ay head ng command center sa kanilang barangay. Ngunit hindi rin sapat ang kinikita rito. Sa ngayon, medyo mahirap kasi nga iba yung showbiz ka. Iba yung nagtatrabaho ka. Kasi kapag empleyado ka, ganun lang talaga yung kinikita mo. At saka hindi naman ganun kalaki kasi sa barangay ang ibinibigay. Honoraria lang, pagbabahagi ni The Ghoul. Ang dating maliksing si The Ghoul, ngayon ay hirap nang maglakad. Kailangan siyang tulungan ng anak para makapunta siya sa opisina sa barangay. Kapag tumayo ako, hindi ako tumatagal. Hindi ako makakalakad. Nakaupo lang. Kwento pa niya. Binubuhat ako ng anak ko para pumasok sa opisina namin. Naalala niya na noon ay nakakalabas pa sila ng asawa at anak. Umalis kami, nakakalakad ako. Kasama ko anak ko at ang misis ko. Ngayon naka-wheelchair lang ako kasi hindi ko na kaya maglakad, kwento niya. Hindi mapigilan maging emotional ni The Ghoul dahil sa physical na limitasyon. Yung nasa isip ko, ba't ganon yung nangyari sa akin? Hindi ko na kaya maglakad, mahina na ang tuhod ko. Samantalang dati ang liksi ko. Iniisip ko nga ba't ganon, ano ang nangyari? Paulit-ulit na sambit nito. Hindi lang para sa sarili ang kalungkutan ni The Ghoul. Nalulungkot siya dahil hindi sapat ang kanyang kinikita para maitaguyod ang kanyang pamilya. Nalungkot lang ako sa ano tulad ngayon, mga pangangailangan ng anak ko sa bahay namin. Kung paano ko mapoprovide yung ano namin, pagbabahagi niya. Talagang hindi ko na kaya magpaaral. Naaawa ako sa anak ko, nakakalungkot, hindi ko na kaya, dagdag pa niya. Sa kabila nito, pinipili pa rin ni The Ghoul gawin ang abot na makakaya para sa pamilya. Kaya sabi ko, sige okay lang laban pa rin. Basta kumikilos ka lang, huwag ka lang tamad, paalala niya sa sarili at sa anak. Kaya sabi ko, bahala na kung anong mangyari. Basta ang ano ko lang, huwag lang tamad-tamad kasi pag tamad ka, talagang walang mangyayari sa buhay mo. Bukod sa pagtatrabaho sa barangay, meron silang maliit na sari-sari store. Kapag walang trabaho, siya ang tumatao sa kanilang tindahan. Pag wala akong trabaho sa Sabado, Linggo, dito ako sa bahay, dagdag niya. May maliit kami na tindahan, ako yung nagbabantay, kasi nga si Mrs. busy sa trabaho dito sa bahay, kaya ako muna ang nagbabantay sa tindahan namin. Bukod dito, ay nakapagpundar rin siya ng sariling bahay. Ito yung bahay ko. Ito yung naipundar ko, tapos yung kinita ko, dito ko na binayad kasi katwiran ko, mawala man ako sa showbiz kahit papano may bahay ako. Nawala akong babayaran na buwan-buwan na iniisip mo talagang nakatatak na yung utang mo na yan na bayaran, paliwanag ni The Ghoul. Ngunit bukod pa roon ay wala na siyang naitabi, dahil nga sa hirap ng buhay at sa tagal na walang trabaho. Siyempre sa tagal na wala na, naubos na rin, pag-amin niya. Kaya nga ang ano ko, kumbaga sa ano, survive na lang talaga. For more showbiz and updates, visit push.com.ph. Don't forget to like, follow, and subscribe our social media pages.